ang labanan sa korehidor ay itinuturing na wakas ng kampanya ng mga Hapones sa Pilipinas. Makalipas ang madugong labanan sa Bataan, sumunod na pinuntirya ng mga mananakop na Hapones ang mga isla sa bunganga ng Manila Bay. Napakahalaga para sa mga Hapones na makubkob ang mga isla sa Manila Bay, kabilang na rito ang korehidor para kanilang mapakinabangan ang mga daungan sa Maynila at Cavite. Ang korehidor ay kinikilalang Gibraltar of the East dahil sa estratehiko nitong posisyon sa gitna ng lagusan papasok ng Manila Bay. Gamit ang mga naglalakihang coastal guns nito, kayang-kayang palubugin ng mga depensa ng korehidor ang anumang bantang magmumula sa dagat papasok ng Maynila. Ang korehidor ay hugis buteteng isla na may habang 5.6 kilometers at lawak na 1.5 kilometers. Ang pinakamalawak at mataas na bahagi ng isla ay ang topside, kung saan matatagpuan ang karamihan ng kanilang artillery at coastal guns. Ang gitnang bahagi naman o middle side ay naglalaman ng barracks ng mga sundalo at imbakan ng mga supply. Ang buntot ng korehidor naman ay ang tinatawag na bottom side, kung saan naroon ang mga daungan ng barko at bangka at tirahan ng ilang mga sibilyan. Ang isla ng korehidor ay mayroong malawak at komplikadong tunnel system, kung saan nagkuta ang mga sundalo para iligtas ang kanilang sarili mula sa pambobomba ng mga kalaban. Bukod sa pagiging taguan, nagsilbi din ang mga tunnel na ito bilang ospital at headquarters. Ang pinakakilalang tunnel dito ay ang Malinta Tunnel, kung saan naging headquarters ito ni General Douglas MacArthur at kinalaunan ni Jonathan Wainwright. Mayroon itong makakapal na pader at kisame na gawa sa kongkreto at bakal, proteksyon laban sa mga bomba. Mayroon din itong ospital, imbaka ng bala at supply, at maging maliit na tren para sa isang mabilisang paglalakbay. Ang korehidor ay mayroong 45 coastal gun at mortar, 72 anti-aircraft gun, at mga controlled mines o bombang pasasabugin kapag malapit na ang kalaban. Mayroong dalawang 12-inch gun ang isla, ang Battery Hearn at ang Battery Smith. Pareho itong may distansyang 27,000 meters o 27 kilometers. Ang dalawang battery na ito sa korehidor ay ang kanilang armas na may pinakamahabang range. Maaari ding umikot ang dalawang battery na ito ng 360 degrees, kaya naman, maaari nilang tirahin ang anumang papalapit na kalaban sa kahit na anong direksyon. Ang depensa ng korehidor ay sinusuportahan ng ilan pang mas maliliit na island fort sa paligid nito. Ang Caballo Island sa timog ng korehidor ang sumunod na malaking isla sa Manila Bay. Pinamumunuan ito ni Commander Francis Bridget, kung saan mayroon itong 800 mga sundalo. Armado ang Caballo Island ng 13 coastal guns. Wala ito masyadong anti-aircraft gun dahil protektado naman ito ng mga anti-aircraft gun sa korehidor. Ang Fort Drum sa ilalim ng Caballo Island ang itinuturing na pinakakakaiba sa mga island fort ng Manila Bay. Pinatag ng mga military engineers ang El Fraile Island, kung saan sa ibabaw nito gumawa sila ng isang konkretong bunker na hugis battleship. Mayroon itong habang 350 feet at lapad na 144 feet. Ang semento at bakal nitong mga pader ay may kapal na 25 hanggang 36 feet. Bukod sa makakapal na pader, ang Fort Drum ay armado rin ng 4 na 14-inch gun, 4 na 6-inch gun at 2 anti-aircraft gun. Ang mga depensang ito ay tunay na kahanga-hanga, kaya't pinaniniwalaan noon na hindi kayang sakupin ni numan ang Fort Drum. Ang pinakahuling isla dito ay ang Carabao Island, 500 meters lamang ang layo mula sa baybayin ng Cavite. Mayroon itong 2 14-inch gun, 8 12-inch mortar, 4 na 155 mm GPF, at iba't ibang anti-aircraft gun at iba pang mga beach defensive weapon. Tinatayang humigit kumulang 13,000 mga sundalong Filipino at Amerikano
ang nakakalat sa apat na islang ito para protektahan ang bunganga ng Manila Bay. Unang pinuntirian ng aerial bombardment ng mga Hapones ang Corregidor noong December 29, 1941. Nasira ng 2 oras na pambubombang ito ang mga barracks at imbaka ng gasolina sa middle side ng Corregidor. Sinundan ito ng mas matinding pambubomba noong January 1 kung saan ang bombardment ay tumagal ng 3 oras. Gayunpaman, nahinto ang pagbomba sa Corregidor nang malipat ang atensyon ng mga Hapones sa mas malaking labanan sa Hilaga, ang Battle of Bataan. Tumagal ang panandaliang kapayapaang ito ng buong January kung saan manakanakang pagbomba lamang ang naranasan ng mga defenders sa Corregidor. Ginamit nila itong pagkakataon upang patatagin ang kanilang depensa. Noong February 3, 1942, dumaong ang submarinong USS Trout sa Corregidor para mag-deliver ng mga bala at bomba. Sakay din ng submarinong ito ang 20 toneladang ginto at silver mula sa mga bangko ng Pilipinas. Dinala ang mga ito sa USA para maiwasang mapunta ang mga ito sa kamay ng mga Hapones. Habang nagaganap ang mga ito, unti-unting lumalala ang sitwasyon sa Bataan. Kaya naman noong March 12, nilisan ni MacArthur ang Corregidor patungong Australia, alinsunod na rin sa utos ni President Roosevelt. Siya ay pinalitan ni Jonathan Wainwright bilang commander ng puwersang Filipino-Amerikano sa Pilipinas. Ang mga sundalong Filipino at Amerikano ay dumanas ng malaking kakulangan sa pagkain at tubig. Ang bawat sundalo ay nilalaanan lamang ng 850 grams ng pagkain kada araw. Karagdagan pa rito, 2 beses lamang sa isang maghapon sila maaaring uminom ng tubig. Dahil sa matinding kagutuman, maging ang mga bangkay ng mga kabayo ay kanilang hinihila sa loob ng tunnel para katayin at kainin. Labis na nakaapekto ang kagutumang ito sa performance ng mga sundalo sa labanan, kung saan marami sa mga ito ang nanghina at nagkaroon ng malabong paningin. Para sagutin ang kagutumang ito, inutusan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang 7 pribadong barko mula sa Cebu na magdala ng pagkain at supply sa Corregidor. Sa kasamaang palad, isa lamang mula sa 7 barkong ito ang nakarating sa kanilang paroroonan, ang MV Prinsesa. Sa pagbagsak ng Bataan noong April 9, 1942, naging malaya ang mga Hapones na bombahin ang Corregidor. Sinubok sumagot ng mga artillery sa Corregidor ngunit sila ay pinatigil ni General Jonathan Wainwright dahil sa pangamba na kanilang tamaan ang mga bihag sa Bataan. Noong May 4, 1942, isang submarino mula sa Australia ang dumaong sa Corregidor para kuhain ang ilang mahalagang tauhan dito. Isa sa mga inilikas si Colonel Constant Irwin na may hawak ng kumpletong listahan ng mga buhay na sundalo ng US Army, Navy at Marines sa Pilipinas. Itinakas siya upang maiwasang malaman ng mga Hapones ang tunay na bilang ng mga sundalo sa Pilipinas na kinalaunan ay kanilang makakalaban bilang mga gerilya. Sa kabila ng mga paghihirap na ito ng mga Filipino at Amerikano, ang labanan sa Corregidor ay naging malaking dagok din para sa mga Japanese. Marami sa mga Japanese commander ang nangako na magiging madalian lamang ang kampanya sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang giting ng pinagsamang Filipino at Amerikano sa Bataan at ngayon naman ay sa Corregidor. Napilitan ang mga ito na magsinungaling sa publiko upang maiwasan ang kanilang pagkapahiya. Noong May 5, 1942, sinimulan ng mga Hapones ang kanilang huling pagsalakay sa Corregidor. Matinding pambobomba ang isinagawa ng mga Japanese na sinundan ng amphibious assault ng 790 ng mga Japanese Marines. Sinalubong ito ng mga Filipino at Amerikanong sundalo na armado ng 37mm artillery kung saan napakaraming Hapones ang kanilang napatay. Sinundan ito ng 2nd batalyon ng 785 ng mga Japanese na sundalo. Bagamat napakaraming sundalo na nila ang napatay at nasugatan, nagawa pa din ng mga Hapones na umabante at makubkob ang Denver Battery.
Mahalaga para sa mga Filipino at Amerikano na babawi ang Denver Battery dahil malapit ito sa entrance ng Malinta Tunnel. Kasama ang 500 sundalo ng Fort Marines, sinubok bawiin ni Colonel Howard ang battery. Gayunpaman, pinaputukan ang kanyang tropa ng mga Japanese snipers, kaya't naging napakahirap para sa mga ito na umabante. Lumalapang muli ang sitwasyon dahil sa pagdaong ng 3rd batalyon sa koridor ng 780 ng mga Japanese. Sa kabila ng matapang na paglaban ng Fort Marines sa mga Hapones, unti-unti pa rin silang napaatras. Ang huling dagok na bumasag sa depensa ng koridor ay ang pagdaong ng 3 tangkeng Japanese. Ang pagdaong na ito ng mga tangke ay agarang sinuportahan ng isang matinding artillery bombardment na siya namang nagpatras sa mga Marines patungo sa bukana ng Malinta Tunnel. Alam ni Jonathan Wainwright na kapag napasok ng mga Hapones ang Malinta Tunnel, nangangahulugan ito ng kamatayan ng lahat ng nasa loob nito, kabilang na ang 1,000 mga sugatan at mga tagapag-alaga nito. Sa isang radio message, pinadala ni General Jonathan Wainwright kay President Franklin Roosevelt ang mga sumusunod. There is a limit to human endurance, and that point has long been passed. Sinunog ni Colonel Howard ang mga bandila at simbolo ng USA at Marines para maiwasang mapasakamay ito ng mga Japanese. Sa ganap na 1:30 ng hapon, May 6, 1942, nagpadala ng 2 officer si Wainwright sa linya ng mga Hapones, daladala ang 1 puting bandila at mensahe ng pagsuko. Sa simula, tanging mga sundalo lamang sa koridor ang isinuko ni Jonathan Wainwright, ngunit hindi ito tinanggap ni Masaharu Homa. Tatanggapin lamang ng commander ng mga Japanese ang pagsuko ni Wainwright kung isusuko din niya ang pwersang Filipino-Amerikano sa buong Pilipinas. Napilitan si Wainwright na tanggapin ito dahil sa pangamba na ang kanyang pagtanggi ay maaaring magresulta sa kamatayan ng lahat ng sundalong nasa koridor. Noong May 7, binroadcast sa radyo sa buong Pilipinas ang pagsuko ng koridor at ang utos ni Wainwright sa lahat ng pwersang Pilipino-Amerikano sa Luzon, Visayas at Mindanao na isuko ang kanilang armas at sarili sa pinakamalapit na Japanese outpost. Sa kabila ng pagbagsak ng koridor, libo-libong mga Filipino at Amerikanong sundalo ang tumangging sumuko at nagtatag ng kanilang mga sariling gerilyang grupo. Libo-libong mga prisoners of war ang pinagmartsa sa Maynila at kinalaunan ang ikinulong sa Fort Santiago, Bilibid Prison, at iba't iba pang mga POW camps kung saan sila ay pinahirapan. Ang ilan namang mga bihag ng digmaan ay ipinadala sa Japan, Korea at Manchuria para gawing alipin. Si General Jonathan Wainwright naman ay ipinadala sa Manchuria kung saan siya din ay dumanas ng matinding hirap. Dahil sa Battle of Bataan at Corregidor, nasira ang schedule ng Japanese Empire. Ang mga delay na ito ay nagsanhi upang makapaghanda ang mga Allied forces sa Labanan at kanilang maipagtanggol ang kanilang teritoryo sa Pacific, kagaya ng Guadalcanal, Australia at New Guinea. Para naman kay Masaharu Homa, ang pinuno ng Japanese Invasion Force, kanyang nasakop ang Pilipinas sa loob ng 5 buwan imbes na 2 buwan lamang. Kaya naman, siya ay sinibak sa pwesto. Tinatayang 800 mga Filipino at Amerikanong sundalo ang namatay sa koridor, 1,000 sumasalakay na Japanese naman ang nasawi. Sa kabila ng pagbagsak ng Bataan at Koridor, imbis sa panghinaan ng loob, ang labanang ito ay lalong nagpasidhi sa damdamin ng Allied Force na maghanda at labanan ang Japanese Empire. Sa ating susunod na episode, ating pag-usapan ang malagim na Bataan Death March. Marami pa tayong kasaysayang pag-uusapan, kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at magkita-kita tayo sa susunod na video.